sa loob ng 20 anyos ko sa mundo. Hindi ko pa nararanasan ang magkaroon ng nobya. Para sa akin ang kailangang magkaroon lamang ako noon kapag tapos na ako sa pag-aaral. Ako nga pala si Jed. No girlfriend since birth. Madalas akong inaasar at kinakantsawan ng aking mga kaibigan kapag napapag-usapan ang pagiging single ko. It's either torpedaw ako o di kaya ay bakla. Tinatawanan ko na lamang ang lahat ng iyon kahit medyo tinatamaan na ako sa mga kantsaw nila sa akin. Tao din naman ako, nasasaktan sa mga patutsada nila. Wala din naman akong magawa dahil hindi ko naman pinagtatakpan ang katotohanan. Sadya lang talagang wala pa akong natitipuhang babae at wala din akong panahon sa pakikipagnobya. Mahirap lamang kami at ako na lang ang inaasahan ng aking inang para maiahon ang aming pamilya sa kahirapan. Magsasaka lamang ang aking tatang na kalaunan ay hindi na rin nagawa ang magtrabaho sa bukid dahil sa kanyang sakit na diabetes. Kaya naman kayod kalabaw ako habang nag-aaral at nagtatrabaho para may ipangtustos sa mga pangangailangan namin. Seryoso ako sa aking pag-aaral kung di lang dumating si Eva. Siya ang bago naming kaklase. Maganda si Eva. Sexy, matalino, at masyadong kakit-akit. Kahit ang kanyang mga simpleng ngiti ay kay dalikang mahumaling at halos lahat ng lalaki sa aming paaralan ay kilala si Eva at napakaraming nagkakagusto sa kanya. Simple lamang si Eva, ngunit may kakaiba sa kanyang alindog na hindi ko kayang ibaliwala. Naging nobya siya ng ilang lalaki dito sa aming eskwelahan na talagang hindi siya sinusukuan. Mapasagot lamang ito. Ako man ay nagkagusto rin sa kanya. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili dahil marami pa akong pangarap. Tingin ko kasi sa mga tipo ni Eva ay yung nais maikasal agad at maligayang mamuhay ng tahimik sa malayong lugar. Karamihan sa kanyang mga nagiging nobyo ay hinihiwalayan niya agad. Tila ba nasaktan ang mga ito ng gusto dahil matapos hiwalayan ni Eva ang mga boyfriend nito ay hindi na nagpapakita pa ang mga lalaki. Ayon sa usap-usapan ay nagpakalayo-layo na ang mga lalaki na nasaktan nito at piniling kalimutan na lamang si Eva. Ngunit ayon naman sa matalikong kaibigan na si Brian, may kakaibang kilos si Eva na kapag nakipaghiwalay na sa kanyang mga nobyo ay nakikita niya daw sa mga kilos nito na may ginawa itong masama. Ngunit ayokong maniwala. Marahil kapag may nakitang hindi kaya-ayang ugali si Eva sa mga nagiging nobyo nito ay talagang nakikipaghiwalay ito. Hanggang sa mabalita ko na naging nobyo niya si Brian, gulat na gulat ako at hindi makapaniwala. Akala ko ba ay hinigpitan niya ang kanyang sinturon at hinding-hindi magpapaapekto sa alindog ni Eva. Napapansin ko din na mula nang maging magnobyo sila ay lumalayo na sa akin si Brian. Tila ba iniiwasan niya ako? Dahil sa tuwing tatangkain kong lumapit sa kanya, ay agad niyang hinihila si Eva, papalayo sa akin. Ang kanya namang nobya ay napapatingin sa akin at may nakikita akong kislap sa kanyang mga mata. Wala naman akong magawa, kundi hayaan ito dahil baka iyon lang ang makakapagpasaya sa kanya.
isa pa ay nagbabago naman talaga ang isip ng isang tao. Lalo pa at tumagal sila ng 5 buwan bago sila nagkahiwalay. At mula nung magkahiwalay sila, hindi ko na nakita pa si Brian. Nagpunta ako sa kanilang bahay. Ngunit hindi na daw ito umuuwi sa kanila. Ayon sa kanyang mama. Nagulat din ako. Dahil hindi naman ito nagda-drop out sa klase. Talagang bigla lang itong nawala. Na parang bula. Si Eva naman ay napansin ko. Ang pakikipaglapit sa akin. Minsan ay tinanong ko ito. Kung nasaan si Brian. Ngunit wala raw itong alam. Huling kita daw nito kay Brian. Nung gabing naghiwalay sila. At hindi niya alam kung nasaan ang lalaki. Bigla ay naging kakaiba ang kutob ko kay Eva. Naisip ko na baka may kababalagang nangyayari sa likod ng pagkawala ng mga nagiging nobyo ni Eva. Kaya naman, gumawa ako ng plano upang manmanan si Eva. Kahit ayaw ko, napilitan akong makipaglapit sa kanya. Hindi para ligawan ito, kundi magpanggap lang na nagkakagusto sa kanya. Napansin ko kasi ang kakaiba nitong tingin sa akin at ang kanyang nakakapagtakang kilos na animoy matagal na kaming magkakilala. Kaya naman, nang lunukin ko ang aking pride sa aking katawan, ay niligawan ko ito at agad naman akong sinagot. Noon ay halos mabaliw ako sa pagkakagusto sa kanya. Ngunit iba na ngayon. Tila may pumipigil na sa akin na magustuhan si Eva. Para bang naiisip ko lang na may ginagamit siyang gayuma o anumang mutya para mahumaling sa kanya ang mga lalaki. Walang mapaglagyan ng saya si Eva nang sagutin niya ako at sinabi sa karamihan na kami ay magkasintahan na. Ibang-iba sa mga dating nobyo nito ang trato niya sa akin. Kung dati ay siya ang sinusuyo ng mga lalaki, ngayon ay ako ang sinusuyo nito. Mas naging kakaiba ang tingin ko sa kanya nang matagpo ang patay at naagnas na ang mga katawan ng ilan sa kanyang mga naunang nobyo. Ang masakla pa ay wakwak ang mga dibdib nito. Nawawala ang mga lamang loob at animoy manikang basahan. Kinabahan ako at naisip si Brian. Nasaan na ba kasi ito? Napaka-coincident naman ang pagkakatagpo ng kanyang mga dating nobyo sa kalunos-lunos na sitwasyon. Dahil hindi ako mapakali sa kaiisip kay Brian, ay sinubukan kong magsiyasat. Kailangan kong malaman kung ano ang totoong nangyari sa aking kaibigan. Kaya naman isang araw ay sinopres ako sa iba sa kanilang tahanan para bisitahin. Ngayon lang ako nakapunta sa kanila dahil kahit kailan ay hindi naman ako nakakapunta sa bahay nila. Napag-alaman kong mag-isa na lamang pala sa buhay dahil maagang namatay ang mga magulang ni Eva. Nag-iisa din itong anak dahil wala itong kapatid. Iyon ang nakuha kong impormasyon mula sa kanyang kapitbahay. Bukas ang gate ng kanyang tahanan kaya hindi na ako kumatok. Dumagundong ang kaba sa aking dibdib. Hindi ko alam kung bakit ako balisa. Ngunit pakiramdam ko ay may masamang mangyayari. Mahigpit ang hawak ko sa supot na may asin at dinikdik na bawang at luya. Kung totoo ang haka-haka ng iba, baka ito lang ang aking pangontra. Ayon kasi sa aking mga kaklase, baka may kasamang aswang si Eva at siya ang lumalantak ng mga lalaki na kanyang hinihiwalayan. Kaya naman, mas lumaki ang duda ko nang may marinig akong umuungol sa loob. Walang ingay akong pumapasok kahit hindi ko pa kabisado
ang kalooban ng kanyang bahay. Maliit lamang ito, tamang-tama sa dalaga na kagaya niya. Nalukot ang aking ilong. Bakit magulo ang bahay ni Eva? Hindi man lang malinis. Kahit saan ay nakakakita ako ng basura. Hanggang sa matuntun ko ang pinagagalingan ng ungol. Nagulat ako nang mabuksan ang isang silid. May lalaki. Nakahiga sa kama. Habang may babaeng napakaganda ang hubot-hubad na katawan nito na nakapatong sa kanya. Ang buong akala ko ay ungol na nasasarapan ang pinararanas ng babae sa lalaki. Ngunit gayon na lamang ang aking gulat nang makita kong hinuhugot pala ng babae ng dahan-dahan ang lamang loob ng kanyang kasiping. Napaatras ako na lumikha ng ingay. Nagkagulatan kami at aaminin ko na parang pinagsakluban ako ng langit at lupa nang makita si Eva ang mismong nakapatong sa lalaki. Kakaiba ang kulay ng mga mata nito. May mahabang dila at matutulis na pangil. Umangil ito, kaya nabigla ako at isinaboy sa kanya ang dala kong mga pangontra. Sabi na nga ba, may kakaiba kay Eva. Gulat akong tumakbo nang lumundag ito at dinaluhong ako. Halos mabaliw ako sa paghakbang ng aking mga paa dahil sa sindak na baka maabutan ako. Tingin ko kasi sa kanya ay hindi na ito si Eva. Ang kanyang mga mata ay mabangis at tila hindi na nakakakilala. Ito ba talaga ang tunay na katauhan ni Eva? Napakalayo sa maganda, maalindog at kaakit-akit na babae na sumakop sa buo kong atensyon maging sa lahat ng mga kalalakihan na naakit sa kagandahan ni Eva. Umuwi ako ng probinsya at kinuwento sa aking mga magulang ang tungkol kay Eva. Gulat at takot ang rumestro sa kanilang mga mukha. Ang naging kasintahan ko daw ay isa umanong mandarangkal, isang uri ng aswang na nangaakit ng mga lalaki para gawing biktima. Bago bumalik sa siyudad, pinabauna nila ako ng mga pangontra laban sa aswang at hindi ko maipangako na hindi na ako makikipagnobya. Ngunit sana, hindi na ito isang mandarangkal na katulad ni Eva.